isang matandang babae ang lumapit sa tindahan habang nag-aayos ng mga delata si Felix. Agad naman iyong binigyang pansin at sinabi pa niyang, "Ano po yun, Lola?" "Ay, magandang umaga, iho. Eh, baka gusto mong bilhin itong daladala ko. Kailangan ko lang kasi ng pera para pampagamot nung apo kong may sakit." Nakita ni Felix ang malaking ribulto ng mahal na birhen na bitbit ng matanda. Kulay ginto ito at nakabalot pa ng plastic. Lalong kumikinang ang kulay ng ribulto sa tuwing tatamaan ng liwanag sa labas. "Ah, ganun po ba? Eh siya nga pala, Lola, tiga saan po kayo?" "At tiga kabilang bayan lamang ako, iho. Naglalako ako araw-araw ng mga ganito. Ngayon, ito na lang yung natira. Sana bilhin mo na. Kailangan ko na kasing madala sa ospital ang apo ko. Lumalala na kasi yung kalagayan niya." "Ah, sige, sige po, Lola. Eh, magkano po ba ito?" Malambot ang puso ni Felix sa mga matatanda kung kaya't gayon na lamang ang kanyang pagsang-ayon. "500 na lang, iho. Pandagdag ko lang sa ipon ko para pagpapa-ospital ng apo ko." Agad na binayaran ni Felix ang ribulto ng mahal na birhen at ipinasok ito sa loob ng tindahan. Binigyan pa nga niya ng merienda ang matanda dahil sa paglalakad nito sa gitna ng tirik na araw. "Maraming salamat sa iyo, iho, ha. Pagpalain ka nawa ng Panginoon." "Ha, kayo rin po, Lola. Huwag po kayo masyado magtatagal sa araw, baka po makasama sa kalusugan nyo." "Ay, oo naman. Maraming salamat sa pagpapaalala. O sige, uuwi na ako, ha. Maraming salamat ulit sa iyo." "Oras na naman, ha." Agad na idinisplay ni Felix sa tabi ng telebisyon ang ribulto ng mahal na birhen. Tinanggalan pa nga niya ito ng plastic para lalong lumitaw ang kagandahan. Kasabay ang pagtunog ng kanyang cellphone na nakacharge sa tabi ng sofa. Sinagot niya ito at ang asawa niya ang tumatawag. "Hello? Oh, Shirley, kumusta kayo dyan?" Nasa Cebu ang asawa niya dahil sa pinuntahan itong reunion ng batch nila. Nagsabi ang babae na 5 araw daw siyang mananatili roon dahil bibisitahin pa nila ang mga kakilala sa ibang lugar. "Okay naman kami. Nandito ako ngayon sa bahay ni Tita Imelda. Mamaya may party rito kaya tumutulong kami sa pag-aayos. Eh ikaw, kumusta ka dyan?" "Eto, okay naman. Nagpamantay ako ng tindahan. Eh kanina pala may lolang nagbenta sa akin ng Mama Mary. Sobrang ganda ng kulay at saka ang laki. Sigurado ako magugustuhan mo ito. Kaya nga binili ko na para sa'yo eh." "O saan mo ba nilagay? Dapat inilagay mo sa altar para kasama niya yung Santo Niño ko roon." "Eh masyado kasing malaki. Hindi kasya. Kaya dito ko na lang siya nilagay sa tabi ng TV." "Ay ganun pa. O sige na nga. O siya, tatawag na lang ulit ako mamaya, ha. Magsisimula na kasi kami rito." "O sige sige. Love you, Han." Maghapong nakaupo si Felix sa harap ng tindahan pero kaunti pa lang ang bumibili. Matumal ang benta ng araw na yun. Nabawasan pa ang pera ng tindahan dahil na rin sa binili niya kanina sa matanda. Hanggang sa magsara siya ng tindahan ay umabot lang sa mahigit 400 piso ang benta niya sa buong maghapon. Malayong malayo ito sa benta niya noong mga nakaraang linggo na umaabot ng mahigit 2,000. Pagtungo ni Felix sa kusina ay hinanda na niya ang pinggan at baso para sa kanyang hapunan. Pagbukas niya sa kaldero, isang malaking ipis ang nakita niyang lumulutang din sa ulam. Buhay pa ito dahil gumagalaw pa ang mga paa.
nabitawan niya ang takip ng kaldero sa pagkabigla. Malaki pa naman ang takot niya sa mga ipis at palaging lumulukso ang puso niya sa tuwing makakakita nito. Ang masaklap pa ay napadpad ito ngayon sa mismong ulam niya. Nawala na tuloy siya ng ganang kumain. Nagbukas na lamang siya ng dilata at pinagtiyagaan ang sardinas. Pagtungo sa kwarto ay halos mapalundag naman siya sa gulat nang makita ang dalawang ipis na lumilipad at tila naghahabulan pa sa kisame. Sa takot ay sinarado niya ang pinto at hindi na lang tumuloy sa kwarto. Dali-dali niyang kinuha ang pang-spray sa mga ipis na nasa ilalim ng kanilang lababo. Saka naglakas ng loob na bumalik sa kwarto. Hinanap pa niya ang dalawang ipis sa paligid. Nakita niyang lumipad ang mga ito malapit sa bintana. Pasimple siyang lumapit at agad ay inisprayhan niya ito. Napaatras muli siya nang lumipad ang dalawang ipis matapos tamaan ng kemikal. Hindi nagtagal ay nangisay rin ang mga ito sa sahig. Muli niyang inisprayhan ang dalawa saka isinahod sa dustpan at itinapon agad sa basurahan. Binuksan niya ang bintana at inisprayhan din ang buong sulok ng kwarto para itaboy kung meron pang nagtatagong ipis doon. Bigla na lang kinutuma ng hindi maganda si Felix. Tila inuutusan siya ng utak na sumilip sa bintana. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang kamang nararamdaman niya kung kaya't bigla na lamang itong sumulpot sa hindi malamang dahilan. Sinunod niya ang sinasabi ng utak. Sumilip nga siya sa bintana. Isang unano ang nakita niyang nasa harap ng bahay nila at nakatanaw sa kanya. Kulubot ang mukha nito at matatalim ang pagkakatitig nito sa kanya. Napansin din niya ang putol-putol nitong daliri kung kaya't agad ay napasara ng bintana si Felix dahil sa sobrang hilakbot. Nanginig ang mga tuhod niya sa kakaibang anyo ng unano. Kung tumingin kasi ito sa kanya ay parang nais higupin ang buo niyang pagkatao. Lalo pang lumundag ang kanyang puso nang makarinig ng kalabog sa sala. Hindi agad siya nakatayo sa pagkakaupo sa kama noong una. Pinakiramdaman muna niya ang paligid. May nakapasok ba sa bahay niya? At saan naman nagmula ang kakaibang ingay kung gayon? Kinuha niya ang dos porto sa tabi ng aparador bilang armas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sinilip ang sala. Wala siyang nakitang tao doon maliban sa limang ipis na nagpaikot-ikot ng lipad sa kisame. Lumambot muli ang mga tuhod niya sa takot at agad ay nagsara ng pinto. Saan ba nanggagaling ang mga ipis na ito? Ngayon lang nagkaipis sa loob ng bahay nila. Sa tagal na niyang naroroon ay hindi pa siya nakainkwentro ng ipis dahil pareho silang malinis sa bahay ng kanyang asawa. Araw-araw din siyang naglilinis sa loob at labas ng bahay. Para makasiguradoy, ini-esprayhan pa niya ng mga pangontra sa mga insekto ang buong paligid. Dahil sa mga nangyari, ay hindi tuloy siya nakatulog ng maayos ng gabing yun. Gumising siyang puyat sa umaga dahil sa kakulangan niya ng tulog. Magdamag kasi siyang nakiramdam sa paligid hanggang sa abutan na siya ng madaling araw. Ngayong tirik na muli ang araw sa labas ay humupa na ang takot niya. Nasa labas na rin siya at nag-iingay na ang mga tsismosang kapitbahay nila. Dinig rin niya ang mga batang naglalaro at payapa na muli ang mundo niya. Ganun pa rin ang nangyari nung araw na yon. Matumal pa rin ang benta. Pero kahit papaano naman, kung ikukumpara kahapon, ay mas mataas ang benta niya. Nakalimang 500 din siya sa buong maghapon. Pagsapit ng gabi, nagsara na muli ng tindahan si Felix. Pagpasok sa loob ay sinalubong agad siya ng 3 ipis na lumilipad sa kisame.
Napatakbo siya sa kusina at kinuha muli ang pang-spray ng mga insekto sa ilalim ng lababo. Pinaulanan niya ng spray ang buong sala hanggang sa kusina. Pagpasok niya sa kwarto ay magbibihis na sana siya ng pantulog, pero laking gulat niya nang makita ang isang gumagapang na ipis sa loob naman ng kanyang aparador. Umatras siya at binato ito ng tsinelas. Agad ding lumipad ang ipis at nagtataong nakalusot sa bukas na bintana. Doon pa lang nakalapit si Felix at kumuha ng damit sa aparador. Napapansin niya na tila dumadami ang ipis sa loob ng kanyang bahay. Muli ay nag-spray siya ng mga pangontra sa ipis sa kanyang buong kwarto upang masiguradong kahit ang mga nagtatagong ipis ay maitaboy rin niya. Saka siya nagtungo sa bintana para muling isara ito nang tuluyang mapadungaw siya sa labas. Dito, muli niyang nakita ang unanong nakatayo sa harap ng bahay nila at nakatingin pa sa kanya. Dali-dali niyang isinara ang mga bintana at naupo sa kama. Inahalukay niya sa kanyang memorya kung sino ang unanong iyon at ano naman ang pakay nito sa kanya. Sa takot ay napilitan siyang tumawag sa mga kaibigan at niyaya niyang matulog sa bahay nila. Parang hindi niya rin kasi kakayaning matulog mag-isa ng gabing iyon dahil sa mga nagaganap. Sa kasamaang palad, wala ni isang pumayag sa mga kaibigan niya dahil may sarili ring pamilya ang mga ito na dapat nilang samahan. Nanlumo tuloy si Felix. Nakiramdam muli siya sa paligid at hindi na naman nakatulog. Pero hindi nagtagal. Tinablan din siya ng antok at hindi na namalayan pa ang oras. Nagising na lamang siyang tila may kakaibang ingay sa paligid niya. Pagdilat niya ng mga mata, ganon na lamang ang kanyang pagkasindak nang bumungad ang pagkarami-raming ipis na lumilipad sa paligid niya. Ang iba pa nga ay gumagapang pa sa dingding at sa kanyang mga gamit. Pati pala ang kanyang kama ay may ipis na rin. Pagkatayo ay naglulundag siya sa takot at pinagpagan ang sarili. Tumakbo siya palabas sa kwarto ngunit paglabas sa sala, higit siyang nagulat sa nakita. Dinumog na ng libo-libong ipis ang buong sulok ng bahay. Kahit saan makikita ang mga ito, sa dingding, lamesa, sahig, kisame at maging sa kanyang mga kasangkapan. Ang lalo pa niyang ikinagulat ay ang ribulto ng gininto ang mahal na birhen. Katakatakang ito lang ang hindi dinadapuan ng ipis. Sa halip ay pumapaikot ng lipad ang ilang mga ipis dito na tila sumasamba sa ribulto. Kinilabutan si Felix nang pagmasdan niyang mabuti ang ribulto. Napuna niya ang tila pagbabago sa itsura ng anyo nito. Parang bumangis ang mukha ng mahal na birhen at tumalim ang mga mata. Lalo tuloy siyang nilukuban ng hilakbot nang gumalaw ang ulo ng ribulto at lumingon pa sa kanya. Doon nagsisisigaw si Felix at tinangkang lumabas ng bahay. Ngunit tila may isip ang mga ipis at alam kung ano ang gagawin niya. Pinalibutan siya ng lipad ng mga ito at sunod-sunod na dumapo sa katawan niya. Sa sobrang takot ay natumba si Felix sa sahig at panay ang pagbag sa katawan habang sumisigaw. Halos maiyak siya sa labis na takot at parang nagbalik siya sa pagkamata dahil sa tindi ng kanyang pagpalahaw. Hindi na siya nakalabas ng bahay. Dinumog na siya ng mga ipis at pilit pang pumasok sa bahagi ng kanyang katawan na may butas, bibig, tenga at ilong. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section.
Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive! Tuluyang nilukuban ng hindi mabilang na ipis ang buong katawan ni Felix. Kasabay nito ang pagbagsak ng rebulto at tumama pa eksakto sa ulo niya. Nagtamo ng sugat ang lalaki sa ulo at hindi na niya namalayan ang pagdugo nito. Sa nagdidilim na diwa ni Felix, naaninag niya ang paglitaw ng isang nilalang sa harap ng pinto. Ito ang unanong nagpapakita sa harap ng bahay niya tuwing gabi. Ang unanong kulubot ang muka at putol-putol ang daliri. Sa ilang kurap lang niya, hindi na unano ang nakita niya kundi ang matandang babaeng nagbenta sa kanya ng ribultong nagdadala ngayon ng salot ng mga ipis sa bahay niya. Narinig pa niyang nagsalita ang matanda bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Tagumpay ang aking plano. Malapit ko nang maibalik ang iyong buhay. Mahal kong apo. Malapit nang makumpleto ang kaluluwang kailangan ko. Kapalit ng iyong pagbabalik. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.